Hey guys, this is Jam of JamOnline.ph and we're here at Apple Shinsaibashi here in Osaka, Japan. So I got the iPhone 11 128GB, so what are we waiting for? So let's unbox and let's take a closer look at this smartphone. So nandito tayo ngayon sa Airbnb natin and excited na ako i-unbox si iPhone 11. So props muna kay Mary Bautista. Siya yung una na nagka-iPhone 11, 11 Pro, and 11 Pro Max. Unang Pilipino na nagkameron ng tatlong iPhone. So, I'm not sure kung pangilan ako, pero siguro nasa more than 10 na. Anyway, this is just the iPhone 11. Wala tayong Pro and Pro Max. So, time to unbox. Yan. So, yan. Yung plastic. Yan. So, yan. So, sa loob, very, you know, basic in design. Similar with other iPhones. And nakita nyo naman dito, dito yung kanyang dalawang lens sa likod. And here we go. So we got here the iPhone 11. And oh my God, it's beautiful. Pwede ba makahiram ako dyan ng iPhone 10R? So meron tayong iPhone 10R dito kay Paula. And then this is my iPhone 11. So main difference na nakikita nyo naman is the dual lens camera. Pero sa unahan, almost the same bezels yata. Yeah, almost the same lang yung bezels niya. The display resolution is almost the same, yung display niya, yung quality niya, but overall, yan, it's very similar to each other. Pero kasi ang habol ko kasi, I just want an iOS device, I need it for my workflow and everything. I want this as my main phone, the iMessages and everything, so thank you dito sa iPhone XR. And so, let's focus dito sa iPhone 11. So, sa likod, makikita niya meron tayong glossy na glass dito. And then, the glossy glass actually is very similar din sa iPhone XR. However, yung Apple logo ngayon is nandito na sa gitna. Walang, yung chismis before about wireless charging, unfortunately, hindi dumating dito sa iPhone 11. So, meron tayong konting umbok dito or protruding na base ng camera. So, nakikita nyo, meron siyang square. Ayan. Ayan. So, meron tayong square dito. Nakikita nyo. Yung square na yan is actually protruding. So, nakaangat siya. Then, mas nakaangat pa yung dual lens camera niya. So, dalawang angat siya. So, kung may case kayo sa iPhone XR nyo, unfortunately, hindi na siya pwede dito sa iPhone 11. So, dito naman sa sides, well, of course, we still got here yung kanyang volume rocker. Yung dito. Volume rocker dito. And also yung parang switch from vibrate or silent to loudspeaker. So, very similar. Then, this one, we got here the power button na medyo mas malaki. So, if you're coming from the iPhone 8 or 8 Plus, if and hindi niyo pa natatry si iPhone 10S Max, so ganito na yung design niya. So makikita niyo, wow, okay, so medyo may konting kapal yung bezel sa una. Very similar sa iPhone 10R, but still fine with me. The resolution is, coming from a Galaxy Note 10 Plus, medyo nakaka-disappoint. Kasi ang laki ng binaba niya. Coming from a Quad HD, going to like HD Plus or something. But overall, okay lang ako sa colors niya. I mean, again, I just want an iOS device. That's why I didn't buy the iPhone 11 Pro or the 11 Pro Max na may triple lens camera. This one is just fine with me. Kasi may wide angle lens ito. And of course, we still have the notch sa taas. Almost the same yung notch niya. Halos walang pinagbago. And yes, hindi siya pinaliit. So, set up muna natin itong si iPhone 11. So, ang galing. Set up ko yung, may iPad kasi ako sa narin, yung viewfinder ko ngayon. So, meron waiting for iPad. Set up ko siya. Pinakita ko lang ito sa camera ng iPad. Then, automatically, nagsiset up na yung iPhone ko dito sa, using doon sa, just connecting doon sa iPad ko. Very amazing. Nagsiset up muna tayo nito. Lagay ko muna ito sa tagilidan. And then, pasok muna tayo dito sa unboxing. So, since binili ko siya sa Japan, Japanese yung nakalagay dito. Japanese din to. Ah, sorry, Japanese din to. And then we have here the pin para do sa card tray. Mamaya gagamitin ko to kasi lalagay ko yung SIM card ko. Then, of course, we got here the Apple stickers. And, wow. Ang liit ng charger niya, guys. Sobrang liit ng charger. Sobrang liit ng iPhone 11 charger. And hindi ko i-recommend sa inyo to. You know why? Because this is actually a, God, it's a 5 volts, 1 ampere charger. It's 5 watts. It's even slower than most Android smartphones that are available today at even 5,000 pesos. Sobrang bagal nito. Imagine you got a bigger battery dito if you're coming from an iPhone 8. Then you got a smaller charger. So medyo disappointing to sa charger. However, marami akong charger. Yun yung gagamitin ko. Mas prefer kong gamitin yun. And I highly suggest na bumili muna kayo ng charger. And also, case dun sa iPhone 11 nyo.
then meron tayo ditong earphones. So it's not AirPods, it's a Lightning. I believe Lightning to. Yeah, so it's a Lightning AirPods. So ito 'yan, AirPods with Lightning connector. Syempre hindi na tayo magsasama ng AirPods dito. Puro na iPhone 11 eh. And finally, we got here the Lightning to USB-A, hindi USB-C. Again, mas mahal yung USB-C and yun yung kasama sa Pro version. So if you want a better charger, go for the Pro version. You get a USB-C to USB Lightning, USB-C to Lightning, and then you also got a faster 18 watts charger. This one, worse pa to sa isang Android smartphone. So habang sineset up natin tong iPhone 11, itong aluminum sides niya, very similar sa iPhone XR. So if you have seen an iPhone XR before, probably hindi kayo maglilito kasi parehas na parehas lang siya. Then sa likod, again, glossy glass, frosted glass in here. Medyo malinis na matignan yung camera niya. Surprisingly, mas okay siya tignan in person. And of course, wala pa rin tayong headphone jack dito. We still got here the Lightning connector, the speaker grill. Then, yun, wala na. Basically, yun lang yung meron sa iPhone and also yung bezels na mas makapal para sa Pro versions. So guys, I have the iPhone here. The last iPhone that I got is the iPhone 8 Plus. So niligtang ako si XS and also the 10. And yeah, I actually like it. I mean, kahit na hindi siya yung pinakamahal, kahit hindi siya Pro, kahit na sanay ako sa mga smartphones na walang bezels, curved display, I'm actually fine with it na may konting bezels sa side and may malaking notch sa taas. Why? It's because of iOS. The main thing kung bakit ko siya binili is not because of the phone. Not the hardware, or well, the camera, kinda. I mean, I like the camera, but it's because of iOS. Yung talaga yung nagustuhan ko dito. And nakikita nyo naman na okay naman so far yung quality ng display nyo, unless talaga tumitingin kayo ng matindi dito, like nakaganong kayo, eh, sabihin ko yung pixel niya, yung pino-pino. Papansin nyo yan if you're comparing to the Pro or the Pro Max, or if you're coming from an Android smartphone, like the Samsung Galaxy Note 10 Plus, or the Huawei Mate 20 Pro. So, kung ganun yung mga phones na pinanggalingan nyo. But so far, if you just need an iOS, I think you will be fine with it. I mean, sa storage nito, the one that I got, by the way, is 128GB. Then, marami pang available ng colors. And if you're getting it 64, I suggest doon na lang kayo sa 128. So, kinuha ko siya dito, mas mahal lang siya by 5,000 yen, which is around 2,500 pesos. And sa end ng video, papakita ko sa inyo yung prices ng Apple iPhone 11 na makikita sa Japanese website ng Apple. And then of course, meron pa tayong tax-free dito. So kung makita nyo, yun na yun. So, hindi natin masyado matatry yung camera since sa loob tayo. Pero gusto kong makita yung mga bagong features like slow feast and also yung kanyang dual lens camera. So unahin ko muna yung slow feast. So gagawa muna ako ng slow feast dito sa iPhone 11. So nakita niyo yung kanyang slow-fi, panalo siya. It's not as good as the rear camera, pero okay na naman siya. So how about yung kanyang rear camera? Ano mga pala natin dito? Well, we got here a wide-angle lens. So compared to the Pro and the Pro Max, wala tayong telephoto lens dito. Walang zoom, pero meron tayong wide-angle na lens. So this is a sample video using the iPhone 11. Right now, we're using the wide-angle lens or the 0.5x na camera ni iPhone 11. And this is the standard lens or the 1X na or the main camera of the iPhone 11 na ginagamit natin ngayon para sa video. So of course, this one is running on iOS 13. So what can we get from iOS 13? First, nakikita nyo, naka-dark mode na tayo. That's why we have a black wallpaper and red na backgrounds. Then dito sa settings, naka-black na lang siya. It's actually good pag nasa gabi na kayo, natutulog na kayo, and then okay, sabi ko, ayoko nang nakakabulag na display. This is the one for you, the dark mode. Hindi siya exclusive sa iPhone lang, but it's a nice feature na dumating na siya ngayon sa iOS. And of course, other features na gusto ko talaga dito sa iOS is yung Apple Arcade and also Apple TV Plus. Sa Apple Arcade, pwede kayo maglaro dito sa phone nyo, then mamaya tuloy nyo sa iPad nyo, and then mamaya tuloy nyo sa Mac nyo. However, hindi pa siya available sa Mac, but it's now available on iOS and sa mga naka-iPadOS beta. So one of the new features ni iPhone 11 is meron siya night mode. So nakita nyo, I'm using the rear camera. And if I turn off the lights, may lalabas siyang yellow dito. Which is, yun yung tagal na exposure niya. Automatic na yung night mode niya. So unlike dun sa mga Android smartphones sa kailangan niya pa ilipat to night mode, this one is automatic and lilipat na siya automatically sa night mode.
So right now, hindi pa natin alam kung kailan yung dating sa Pilipinas nitong iPhone 11. But it's really nice kasi ang mura na starting niya. If you're gonna buy it sa Japan, if you're gonna buy it sa US, or if you're gonna buy it sa other countries, minsan makakamura pa kayo ng, like, mas mura pa siya sa iPhone XR na binibenta ngayon sa Pilipinas. It's around 36 to 37,000, depende sa taxes. And sobrang sulit na ng iPhone 9. Going back sa kanyang glory days na maganda yung features and also maganda yung presyo niya. I'm not saying that it's the best phone na makukuha nyo sa market right now, but with the features na makukuha nyo, and if you're clinging to iOS like me, you have a Mac, you have an iPad, magugustuhan nyo to. This is the iPhone that you should get if you're always on the budget, if hindi nyo naman kailangan ng features ng iPhone 11 Pro or Pro Max, if ayaw nyo ng midnight green, if ayaw nyo ng gantong ng design na frosted glass sa likod and glossy dito. Well guys, ito yung phone para sa inyo. And for me, again, mahilig ako sa phones. I review a lot of phones. And for me, this is the best budget na iOS phone na latest ngayon na makukuha nyo. And I highly suggest ito yung kunin nyo rather than the XR or the 11 Pro or the 11 Pro Max. Unless you really need that premium feature sa 11 Pro and 11 Pro Max. Since we're still using the A13 Bionic processor here, so it's almost the same. So here are the prices na makikita nyo sa Apple Store Japan. So, ito yung prices niya. And yes, ito rin yung price makukuha nyo kung tax-free yung kukunin nyo. So, I guess that's it sa ating unboxing hands-on ng iPhone 11. And first of all, thank you sa lahat na nanood. And yes, opo, marami nagtanong. Medyo mahal pero sulit naman yung kanyang presyo compared sa mga previous iPhone. So yeah, I guess that's it for our unboxing and hands-on. So if you like this video, don't forget to give us a thumbs up. And of course, don't forget to check out the links below sa aking social media channels. And of course, don't forget to subscribe to my channel. So once again, I'm Jam of JamOnline.ph. Thank you for watching our video. See you guys again next time.